Hello mga master, JLOS Taylor po at welcome. Sa video na ito mga master, ang isishare ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng palda na pang elementary or high school na may pleats na tatlo sa harap. Ito yung Norfolk style mga master. So ito yung ating measurement. Ang length natin ay 28 at ang ating waistline ay 28 din. So dahil ang ating waistline, ang ating pleats nito mga master ay tatlo, ito yung tatlo sa harap, yung naka-Norfolk. So ang gagawin natin nito mga master ay itong ang ating pleats sa harap na naka-Norfolk, bali ang sukat niyan ay kanyang lalim ay gagawin nating 2 and 1/2 ang lalim. So dahil magkaharap kasi yun, magkapatong, so magiging 5 siya. So 5. So ang lalim ng ating pleats ay 5. So times natin to sa, dahil ang pleats natin ay 5, so magiging 10 yun sa, kasi dalawa kasi yun. So 10 is equals 30. So ito yung magiging labas ng ating pleats na flashing. Ang ating waistline naman na 28, i-divide naman natin to ng 2 is 14. Divide natin ng 2 is 14. So itong 14 na ito at saka 30, i-add natin to mga master. So magiging result nito ay 44. Ayan, 44. So ngayon, ang ating tatabasin sa ating tila, magtabas tayo ng length na 28 at ang wide naman ay 44. So una, ang gagawin lang natin sa ating tila ay ilatag lang natin pa ganyan. Ngayon, una tayo magsukat ng ating length. Pwede rin namang sa wide tayo magsukat. So, sa wide na tayo para makatipid tayo sa o sa length or sa wide. Sabay natin sukatin, no? So, ang ating length ay 28. So, mula dito, so, itong cutting na ito, straight lang natin yan. Tapos, ito naman yung ating pa, ito yung latag nating tila, pa ganyan. So, mula dito sa taas, down lang tayo ng, mark lang tayo ng 1/2 inches. Ayan. Ito yung pagkakabitan ng ating waistband. So, dahil ang ating lapad ng ating waistband mga master ay 1 inch, itong 1 inch na ito, ilagay na lang natin dito sa ating na-mark na dito sa 1/2. So ngayon, magsukat na tayo dito ng 28. So automatic mayroon na tayong placing dito na 1 inch na para sa ating waistband. So sukat tayo dito ng 28. Ayan. So pag sukat natin ng 28 nito mga master ay mag-add naman tayo ng 1 inch para sa ating tupi. O pwede rin naman gawin yung 2 inches para malaki yung kanyang tupi. So ako, mag-add lang ako dito ng 1 inch. So ayan. Ngayon, so kung ano sukat natin dito, ipantay lang natin din dito. So ganyan lang. Ayan, ganyan. Tapos kung ano yung sukat natin dito, ito na yung kakating natin, pantayin lang natin. Ayan. So ngayon ito na yung ikakat natin. Ayan sa ating palda. Kasama na yung ating tapi nito na 1 inch. Ayan. So ngayon, itong parts na ito ay para lang to sa front parts. Dalawa kasing parts ito, back part at saka front part. So isang ganito ang tatabasin natin, tapos magtabas pa tayo ng isang isa pang ganito. So ito muna unahin natin. At pagkatapos naman, so ganyan lang natin, magsukat naman tayo ng ating wide na 44. So mula dito sa edge ng ating tela, pasok lang tayo ng 1/2. Ayan, sukat naman tayo ng 44 sa ating wide. 44. So kung gusto nyo, pwede nyo tupiin. Ayan, pero so ginaganito na lang para meron tayong sobra na pang bulsa at saka pang waistband. So, ayan, ito siya 44. Tapos mag-add tayo ng 1/2 para sa ating sewing. Pwede nyo gawing 1/2 or 1 inch para malaki yung kanyang sewing allowance. So ayan siya. Ito yung ating gupit. So meron tayong sobra nito para sa ating pang pocket at saka pang waistband. So kung ano yung sukat natin dito, ipantay lang natin dito. Ito na yung gupitin natin. Ayan, patay lang natin to. Ganyan lang.
So ayan. So ngayon, may ito yung ating sobra sa ating pang-pocket, ito at saka pang-bulsa na gagamitin natin. So ayun na, natapos na natin ating wide sa ating tela at saka sa length. Ngayon, gagawa naman tayo ng formula o sa ating pattern na ating pang-waistband. So dahil ito ay 14 mga master, mag-uwi tayo ng itong kanyang half, mag-uwi tayo ng 14 dito sa maglalayan tayo ng sa pattern. Ayan, maglayan tayo dito ng 14. So, magsukat tayo ng 14, oh. Mark na tayo dito una, tapos ito yung kanyang 14. Ito siya. Ayan yung kanyang 14. So, dahil meron tayong pleats nito na tatlo sa Norfolk, ganito lang pag-divide nito, kunin lang natin yung gitna, hatiin lang natin, tapos ito yung gitna niya, ayan. Gitna. Tapos ito, hatiin pa rin natin ito ng isa. So, bali ito ay 7, so 3 and 1 na pa yung gitna. Ayan, dito naman, ganun din. So, ito yung ating magiging pleats, mga master. Ayan. Ating pleats na Norfolk. So, dito, ang lalim nito ay 2 and 1 half. Dito naman sa kabila ay 2 and 1 half. So, bali 5 siya. At dito naman ay 5. So, sa kabuuan ay 10. So, ito ay 10. Ito ay 10. Ito ay 10. Ayan siya. So, 30 ito lahat. So, ang gawin natin sa ating tila, kung yung sukat natin dito ay 3 and 1 half. So, ganito ang gawin natin, no? Yung ating tela. Ayan, ganyan. So, meron tayo ditong 1 half edge sa ating sinukat kanina. Ngayon, dito, magsukat tayo ng 3 and 1 half. Ganyan. 3 and 1 half. Ayan. Pagkatapos nito, sukat naman tayo ng another 10 inches. Ayan. Ngayon, kunin na natin yung gitna. 10, tapos itong 5. Ayan. Ito yung ito, inunorpok natin mamaya. Igaganyan natin to. Yan. Tapos, ito naman ay paganyan. So, ipipin nyo lang ito mga master kung may pin kayo. So, dahil wala akong pin, daganan ko na lang muna ito ng bato. Ayan. So, ngayon, mula naman dito, another, sukat tayo ulit ng 3 inches naman sa ating guhit kanina. Sukat tayo ng another mula dito ng 3 inches. Ay, sorry, 3 and 1 half pala. 3 and 1 half. Ayan. At pagkatawa dito ng 3 and 1 half, dito, sukat naman tayo ulit ng another 10 inches naman. Ayan. 10 inches. Tapos itong gitna, kunin naman natin. Ayan. So, ganun ulit gagawin natin dito. Ito, igaganyan natin. So, ito muna para hindi natin magalaw to. Ganyan lang natin. Ganyan. Sa isang pleats. Tapos, ito naman, iganyan naman natin to. So, ayan na siya, ang kanyang pangalawang pleats. Ito, pangalawang Norfolk. Unang Norfolk, pangalawang Norfolk. So, ngayon, daganan ko ulit ito ng gunting na lang kasi wala na akong bato mga master. Naubos na ni Darna eh. Tapos ngayon, mula dito, sukat naman tayo ulit ng 3 inches naman. Ay, 3 and 1 half, sorry. 3 and 1 half. Tapos, another 10 inches naman tayo mga master. So, mayroon tayong natitira dito ulit na 3 and 1 half. Ito siya, ayan. Mula dito hanggang dito na 10 inches. So, kunin natin ulit yung gitna. Ngayon, ang gagawin natin, i-place naman natin ito ulit. Iganyan naman natin ito ulit. Ayan, paganyan. Ayan siya. Ito naman, igaganyan ulit natin ito. Ayan. So, ito na yung ating, palda sa ating front. Ayan, mayroon itong Norfolk pleats ito mga master, no? Norfolk. Ayan, so mayroon itong tatlo na pleats. So, ayan siya. Ito yung una, ganyan, itayin nyo lang yan. Tapos ito naman, ipangalawa. Ito naman yung pangatlo. So, ito yung parts na ito, mga master, ay para sa front parts. Dito kayo maglagay ng zipper at dito naman kayo sa kabila ng pocket. Secret pocket. O, depende na kayo kung anong klaseng pocket yan. Tapos, ito yung front parts. Tapos, gagawa kayo ulit ng another na ganito. Isa pa, para naman sa back parts. Para mabuo yung ating palda, mga master, no? Tapos, ito na yung tatahiin natin, mga master. So, ganyan lang kung paano mag-cutting ng Norfolk plates na tatlo ang plates sa harap.
So yun mga master, hanggang dito lang po ang ating video tutorial. Maraming pong salamat sa iyong panonood. Please like, share, comment, and subscribe. At God bless po sa ating lahat mga master.